dyan, ako dyan. Ay, naku, salamat at pakain. Nagugutom na ako eh. Ever, teka muna, teka muna. Hintayin ninyo ang iba kasama ninyo. Kailangan sabay-sabay sa pagkain para magkasya. Hindi naman kami sabay-sabay nagugutom, no? At saka pag nagkukulang naman dyan eh, dadagdagan nyo lang ng tubig eh, magkasya na. Parang huwag kang impertinente, ha? Alam mo ang batas dito. Kailangan sabay-sabay sa pagkain. Good morning, ho. Kayo, dingna, halina kayo. Kain na. Kain na. May nagtatubig. Girls! Pakitas? Girls! Quiet! Ah, Digna! Kumusta naman ang araw mo? Ano nang bago sa pag-waitress mo ngayon? Ah, as usual ho, wala pa rin hong asenso. Magulo pa rin ho si Ermita eh. Ah, ikaw naman, Cleo. Kumusta naman ang pag-e-extra mo? Napakaganda ho nang nangyari sa akin kahapon. Magmula producer, director, at mga artista. Nilapitan ako at kinamayan ako dahil hindi raw nila akalain na isang hamak na ekstrang katulad ko eh nakakita sila ng real talent. Napakulang yam talaga. Tatlong taon ko na nililigawan yung babae na yun eh. Tapos hindi mo pa ako pinagbigyan? Sinulot mo pa ako? Eh ano magagawa ko? Dikit ang dikit sa akin yung sota mo eh. Saka mabuti ngayon, alam mo kagad ang pagkatao nun. Biro mo, 1,000 lang bibigyan na kagad. As! As! Iyan naman lang dito. Takbo. Sorry, sir. Pag-ibig ay sadyang kanya. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala ako pakialam. Basta't mahal kita kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita, iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka mo. Maliman ang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulak na umiibig sa'yo. Wala pa si Johnny Bugaw, ha? Anong oras ang dating? Sir, menu ho. Thank you. May atraso yun. Ito ang senyo. Alam mo naman yun. Salamat. Basta't perang pinag-uusapan. Abilis pa yun sa kidlat. Joey, tawagan mo. Okay. Miss, ito, bigyan mo kami ng isang order ng pancit canton at saka camaron rebosado. Yan lang. Sige, dalian mo lang, ha? At saka, oh, ano pare, anong drink sa... Pasensya na kayo. Nahuli ko eh. Johnny, kailangan namin ng good time. Ayusin mo. Alam mo naman ang gusto ko, hindi ba? Akong bahala dyan. Pare, sa akin, gusto ko mataas, maputi. Tatandaan mo yan, ha? Oo. Boss, bakit? Magsaya ang kaluluwa mo kung hindi yan si Monique ang nakikita ko. Dahil kung si Monique yan, naleche na ang buhay mo. Mas mataga si Monique dyan eh. At saka pa, paano mangyayari yun? Hindi pa na nakalagay sa dyaryo na... Natakpan ng pagkakaya sa Ilupasig. Nawasak ang mukha kaya hindi makilala.
Pag nagkataon, Ben. Paraan. Paraan! Huwag ka lang. Nakita mo raw si Monique. Walang duda siya yun. Pero bakit waitress? At saka, maikli ang buhok. At may nunalpat. Madaling magpaputol ng buhok. Lalo madaling magpanggap. Yun ang sisilbi diyan kanina. Uh-huh. Yung maikli ang buhok. Anong pangalan niya? Maikli ang buhok? Siguro si Digna ho yun, sir. Ah, si Digna. Pakisabi lang na gusto siyang makausap ng dati niyang boss. Yes, sir. Sandali lang. Thank you, ah. Wala naman yata doon. Ganito, oh. Paraanin mo. Sir, yung sinasabi niyong maiksi ang buhok, uh-huh. Wala na ho sa kusina, eh. Baka naman ho dumaan sa back door. Silipatan tayo! Teka na! Dalhin niyo! Nananampal ka, ha? Kaso yan. Nananadya ka ba? Ang luwag naman ang dinadaanan, nang babanggapa kayo. Ah, hindi. Alam mo, kasi ikaw, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo, eh. Para-ara ka. Hoy, hindi mo lang ako nakita dahil gabing-gabi na naka-shades ka pa. Paano naman ako hindi mag-shades? Sisila ko sa sikat ang buwan. Mga bastos kayo, no? Mga walang pinag-aralan. Basta humingi kayo ng dispensa, kayo pang matapang. Hirap sa inyo, porket na bahay kayo. Ganyan kayo. Ano namang gulong nangyari doon, kuya? Siguro kayo na namang hinahabol ng mga pulis, ano? Ah, hindi. Yung babae nandudukot. Yung nakabangga namin. Nandudukot? Oo nga eh. Pati nga ako gusto tukutan eh. Oh. Ayun. Eh, alam mo kasi, Nandito yun eh. Oo, eh. Ayop ka, Karding! Tumira ka na naman, ano? Ah, Chief. Anong tinira? Anong ibig sabihin nun? Hoy! Dito ko tawara ito, mama. Nako, masama yan. Pagbibintang sa kapwa, pwede ko kayo demanda niyan. That's construction of justice. Obstruction of justice. I will demand you. Okay, Karding. Kilala kita. Teka, chief naman, oh. Sige, siya, kapapan niyo kami. Tinutulak mo ako, eh. Galit kata. O ano? Wala, di ba? Eh, wala naman pala, eh. O, kita niyo, matagal na ako, ano, eh. Straight going na ako, chief, eh. Going straight, kuya. Going straight, chief. Ang mabuti pa, ialis nyo sa harapan ko to, bago kay demanda to. Ialis nyo sa harapan ko yan! Hindi na. Turo ka ng turo. Mga walang ya! Gagawin nyo pa akong magnanakaw. Yung wallet! Ano? Yung wallet! Sinisigaw mo yata ako, eh. Eh, di ba yung... Nasa iyo yung... Huwag ka nang maingay! Di ba yung... Ang hirap sa'yo, ha? Puro ka... Okay. Pare, may nakita kang babae. Mataas, maiksi ang buhok, may lunal. Dito mo ko yung babae, nahabol ang pulis! Huwag mo kong sisigawan, ha? Aray! Ay, baka kumain na. Hindi pa, kuya, eh. Ikaw. Sige nga dyan! Tatado itong mga to, ha? Kating! Mga walang moto! Wala respeto! Sinampala naman ako. Kanina yung babae, sinampala ko dito. Tapos siya, ngayon, sinampala ko dito. Saka sinampal dito? Dito, tsaka dito! O gago, patok mo ba kayo, tarantado? Bakit di mo nabakalagat? Eh, lalaki nun eh! Yan sa'yo, puro kasumbong! Kuya, nangako ka sa mga bata na pakakainin mo sila. Nangako ba ako? Di ba sabi mo, pakakainin mo sila sa restaurant? Oo, tama ka din! Oo! Sabi mo, pakakainin mo yung limang bata, tsaka ako! Oo! Kain tayo? Oo, halika! Sundin natin mga bata, tapos kumain tayo ng marami. Kuya Karding, halika na, kain na tayo, dali! Well, sa paborito ko! Oo! Oh. Hindi na talaga ako sasama ng boss kanya. Mukhang napagay yata uwi natin, ha? Hindi mo ginawa sa akin! Saka ngayon, laki nga humatag sa Disa naman. Ano? Saka! Hindi na talaga ako lalabas ko. Kasi naman, eh. Ayan ang napapala mo. Thank you. Eh, di pagkatapos mong magpa-doktor, patas na lang tayo. Eh, bibili ka pa ng gamot. Eh, di, mas patay gutom ka kaya sa akin. Hoy, huwag mo akong pakikialaman dahil hindi ko naman hinihingi ang mabantot mong opinion.
At bakit? Meron din mo akong dinidate na mababait hapon, ha? Alam mo, Tala, isa lang ang solusyon dyan, eh. Tigilan mo na nga yung klase ng pamumuhay mo. Magbagong buhay ka na. Eh, anong malay mo, baka isang araw makatagpo ka ng matinong lalaking magmamahal sa'yo at saka bibigyan ka ng mabuting buhay. At bakit? Wala bang katinuan ang buhay ko? Hoy, Digna, tigilan mo ako sa pabertud effect mo, ha? Aray. Wala akong sinabi. Excuse me. Ikaw talaga? Mo, Digna, pag ginawang pelikula yan, yung buhay ni Tala, tatabo ng huso sa takilya yan. Masyadong makulay ang kanyang mundo. Ay, nako. Oo nga, no? Pero baka naman hindi aprubahan ng censor sa sobrang init ng mga eksena niya. Sayang yung taong yun, no? May tsura pa naman. Oo. Pero sa totoo lang, umbagin talaga ang beauty niya. And to think, masaya siya doon, ha? Ay, nako, Day. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng lukalok niya. Para napunta sa bag ko to. May ID at mga papeles. Madaling isori sa may-ari. Kaya lang, baka i-blatter ako tingnan ng sedula. Patay. Lalabas ang tunay na pagkatao ni Digna. Ang fake na nunal at mawawakasan na rin ang kanyang pagmamasquerade. Malaking gulo, Day. Mabuti pa itago mo na lang yan at swerte mo na yan. Pero paano to napunta sa bag ko? Eh di may nandukot. Piligrosong mahuli, kaya nilagay dyan sa bag mo. Eh kung ako kinakapan, di kulong ako? Walang kaduda-duda, 25 years, kaya may karapatang kang pakinabangan yan. After all, your life is at stake. Ang daming pera, Digna. Naku, hindi ko masisikmurang gumasta nang hindi ko pinagpawisan. I'm here, your friend. Akong gagasta. Ito, gusto mo? Okay ba yung mga bata? Okay na okay! May problema tayo. Ano yung problema? Wala tayong ibabayag dito. Naku, problema nga yan! Anong gagawin mo? Saan ba si Yar dito? Doon. Tsaka lang ha. Ano? Ayoko nga. Aray! 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 Sakit na siya ko! Aray! Ilalaso tayo! Huwag ma! Halika ka to! Bakit? Bakit may ibis yung pagkain nyo? Ano sinasabi mo ibis? Tarantado ka, di tanong mo sa ibis kung patanda siya. Kapag may nangyari dito, itidimanda kita. Papasarado ko to! Sige kayo! Pilis na mo! Ano sinasabi mo ibis-ibis? Ayan, di ba ibis yan? Pag ako wala kita ibis, ako demanda. Ibis yan, di ba? Ha? Tumagalaw pa! Tatawag ako ng polis, isusumpo kita. Huwag tawag polis, huwag. Ako bigay 1,000. Eh, paano yung pang-ospital ko? Eh, paano yung sa mga bata? Ako bigay 2,000 na. 2,000, akin na. Sandali, ako kukuha pera. Ha? Sandali, sandali. Bisa mo, pag ikaw di ka bumalik, ha? Kuya, ha? Ikaw pa naman ang pinakadikit sa akin ng pinagkakatiwalaan. At nagpresenta na siyang yayari kay Monique. Yung pala, ilalaglag mo lang ako. Tamang sabi nila. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa gubat para makakita ng ulupong. Dahil nasa tabi mo lang pala. Malas mo lang din. Gilbert, telepono. Papa mo. Hello, pa. Pa, sandali. Si Monique buhay. Nakita ko sa ermita. Si Ben, ilaglag tayo. At dahil doon, gagawin ko siyang bangkay. Bakit mo papatayin ang lukulukong yan? Siya rin ang gamitin mo
para malaman mo kung saan nagtatago ang Monique na yan. Gamitin mo si Ben at tutasin mo si Monique. Ang mabuti pa kaya ay umuwi ka muna dito sa asyenda at nang magkausap tayo maigi. Nabusog ka ba? Ulit yun. Ay, naku, ako busog na busog talaga. Oh? Oleg. Ha? Maulo na kayo sa loob, ha? Sige. Sige, libag, ha? Bye! Busog na busog kami. Sarap-sarap, no? Busog tayo! Yay! Masaya-saya ng mga bata, no, Carding? Nakita mo ba paano nila nilantakan yung mga pagkain kanina? Oo nga. Sana mapakain sila lagi ng ganun. Kaso lang eh, rap mahitol. Wow! Aba, mahirap talaga magpakain ng di mo kaano-ano. Pero, mula nang alagaan mo mga batang yan, tinuring ka na nilang tunay na kapatid, ama at ina. Ako nga rin eh. Turing ko sa'yo parang ama eh. Tarantado! Kung ako magkakanak ha, ipapanalangin ko sa Diyos na huwag magiging kamukha mo. Gago! Mukha kang matsing! Tanga! Kuya! Kuya Carding, si Hika! Bilisan mo! Bakit? Si Hika, bumabalat na naman eh. Ayun oh! Hika, talagang wala kang kabusugan ha. Kakain mo lang kanina. Kanina yon, eh nga lon, gutom pa ako. Ay, nako. Ay, nako. Kailangan kumahid ngayon ng doble para magkapera. O, sige, sasabayan ko ng aking kumain. Di pa rin ako kumakain eh. Kaya sa susunod, Kuya Carding, pag kumain ulit tayo sa restaurant, huwag naman ibig sa ilalagay mo. Daga naman. O, nga naman. Hoy, Hika, huwag mo nang turuan ng mga kalokohan si Kuya Carding. Gagawin niyo talaga yon. Lohat, gagawin ko sa inyo para mapangalanggaan ko kayo. Carding, akin na lang yung puwet. Kaya ako lang ako sa inyo. Ayoko na niyan, lintik na. Mula nang ininjeksyonan mo ako, lalo lang akong humina. Nasaan ba ang doktor ko? Nasaan ba si Dr. Villar? Bakit hindi ko na siya nakikita? Kailangan mo yung ineksyon. Makakabuti sa'yo yan. O sige. Tanganan mo ako at nang hindi mo maramdaman. Oh, parang kagat lang ng langgam yan. O, sige nurse, pagkatapos niyan, higa mo na siya para makapagpahinga. Pahinga na naman. Eh, kagigising ko lang eh. Osmundo, sana intindihin mo paghahanap sa aking anak. May pakiramdam ako na buhay pa siya. Hindi totoong patay na siya tulad ng sinasabi ng mga diaryo. Ibalik mo siya sa akin. Gusto ko magpaliwanag sa kanya. Kahit nag-asawa ako muli, mahal ko pa rin siya. Oh, naniniwala din akong buhay pa siya. Kumikilos ang aking mga tauhan, pati na yung mga kaibigan ni Gilbert. Matatagpuan din natin siya. Ano ang ginawa mo, Kevin? Nasaan ang tarantado niyan? Kinalagang ko na ng tali sa leg pa. At ayon na rin sa utos mo, ay gagamitin ko siya para matuntung kung saan nagtatago si Monique. Hindi tayo dapat magkamali sa mga kilos natin, Gilberto. Kung ayaw mong pare-pareho tayong pulutin sa kangkungan, kailangan kumilos ka para mawala yung Monique na yan. Hanggat nabubuhay ang babae niyan, sisiw ako, ikaw, at lahat ng bata mo sa asyendang ito. Ako ang magtatrabaho kay Beatrice. Gawin mo ang trabaho mo kay Monique. Papa, hindi naman siguro kailangan sigawan ako sa harap ng mga bata ko. Hanggat puro kapalpakan ang ginagawa mo, hindi bababa ang boses ko sa'yo. Puro kayong mga inutil. Zo! Roses! No. Hey, Zo! Roses! Hey, give me two for my girl. How much? 25 each one, sir. Ano naman? Hi there.
okay, it's okay. Here. Man, ayos ba? Laro ba tayo ng Yoshi dyan? Pati ba naman Yoshi, pinuproblema pa rin ngayon? Eh, wala eh. Ano man? Tagutom eh. Kumusta buhay? Eto, tagirap pa rin mo. Wala pa rin racket eh. Mukhang ikaw lang yumayaman ah. Ikaw lang. Ayaw sumabit sa racket ko. Kita mo naman, namumukadkad ako sa alahas. Pag medyo sabit ka, meron kang itutulak. Mukha yatang may hepabik at wala. Naninilaw ka eh. Baka tamahan ka ng kidnap niyan. Pekinis yata yan eh. Si Pando gagamit ng Pekinis. Tunay yan. 295. Saan na natin ang pating ka? Ay! Ay! Ano ang tinutulak yan? Eh, alam niyo namang bawal magtinda sa loob eh. Eh, tarantado ka naman pare! Hoy, pare-pareho tayo kumakain dito ha. Isang beses pang gawin yan. Magkakabugaan tayo rito. Eh, boss. Eh, binibiro ko lang ng mga kapatid mo eh. Doleng. Umuwi ka na ha. Bukas mo na ilako yan. Ha? Sige na nga, Kuya Karting. Ding. Okay yung taratitat na yan. Hindi yan ang dating sa akin, tulyar. Kikita ka ng malaki yan pag sinuog ako yan. Tarantado ka. Hoy, pareho lang tayo may palong dito ah. Supungo sa kita. Isama mo na lahat, huwag na yung mga tao ko ah. Utol ko pa yon. Sorry Ding, wala kasi nakatimbri sa akin eh. Kaya nga tinitimbri sa'yo eh. Sorry. Datansan mo yung sinasabi ko ah. Markado yun, Ding. Ding! Bitaw ako! Akala ko ba hindi tayo talo? Atin ba yung mayayari niyan? Paano mangyayari yan? Eh, tayo lang tumitira dito. Pinasok tayong mga to. Sige, tignan nyo! Teritoryo! Anong ginagawa mo dito? Ha? Di ka makalulus sa akin! Ang lakas mo sa mga drobo ah! Magnanakaw! 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 Oh, polis! Abulin niyo! Anong gulo nangyari dito? Kinakatok yung stereo ng kotse ko eh! Gusto pa nga akong patayin, no?
Ang lalaki na katuhan, hindi ko mong disyedeng trabaho. Ayun, tumakbo doon. Asa sila? Doon sa Aristocrat. Puntaan nyo. Okay, sundan mo. Hindi, pati ka, upunin mo. Saka ba pupunta, taratado ka. Ha? Makabantay nga ako eh. Kundi dahil sa akin, di pangkay ka na ngayon. Ulo, taratado. Pati mo. Pati mo. Yung kotse? Taratado yung. Sino? Pisa mo. Eh, anong gagawin natin? Eh, wala naman tayong gamot. Kumuha ka ng asin, may suka dyan, may sibuyas, may bawang, ilagay mo rito. Kuya naman! Kahit asin, sige na. Kuya Arding, bakit ka ba nasugatan? Alam ko ba magaling ka sa bakbakan? Tangay ka pala eh. May magaling pa sa pinagtutulungan ng tatlo. Teka, teka, sampu ang kalabang ko ha, sampu. O, kita mo na, sampu pala. Lagyan mo sa maliit sa basahan. Yan. Ay, karin ko! O ano, ikaw may utos yan, tapos sisigaw-sigaw ka. Talagang-talaga na si Ate Loling yun, no? Marunong ka pumunta sugat. Ilan na ba nang niligaw sa'yo, ha? Wala, kuya. Wala? Totoo wala, ba? Eh. Dan-dan, totoo ba wala? Wala. Papantayin niyo si Ate Loling nyo, ha? Kapag may sumalbahe rito, ha? Bugbugin nyo, basagin niyo mukha. Ha? Isa tayo rito. Pamilya tayo, di ba? Ha? Ayos. Pag meron pansit, ayos. Pag walang pansit, hindi ayos. Karding! Naipalo ko na. 900. Aray! 1-2, 1-2. Aray! 1-5, 1-5. Aray! 1-6. Karting, wala na talaga. 1-6 lang talaga. Paano naman sa anak mo? Ano? Hindi, wala nga ako sinabi. May sinabi kata eh. Hindi, wala. Kuya, nanungkit ka na naman ano? Mata. Ano ba? Bakit ba haharang-harang kayo dyan sa daan? Tumabi nga muna kayo at dadaan ako. Akala namin kasi na-flash ka na sa loob eh. Maganda ka ba? Sabi dyan, ayaw mo kalabanin niya. Matapang yan. Tignan naman. Nagpapakaduling ka dyan. Eh, ano namang klaseng trabaho mahihita mo dyan? Pag yung waitress na naman, eh, food-food na nga ang swelas ng sapatos mo. Kasi silbi sa mga kunghang ngayon, gutom ka pa rin. Eh, wala akong magagawa. Ayoko na sa dati kong trabaho eh. Hoy, gusto mo sumama ka na lang sa akin bukas. Mag-extra tayo sa pelikula. Big scene, maraming kailangang babae sa eksena. Ah, talaga, saan? Tanungin mo kung sino nando doon, artista. Uy, sino? Si Gabby Concepcion at Richard Gomez. Hindi ko naman type yung mga yun eh. Hoy, mahiya naman kayo. Wala sa mga itsura nyo mukhang artista. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Kaya kung ako ikaw, Digna, sumama ka na lang sa akin. Bukas na bukas, aayusin kita doon sa mga kaibigan kong Hapon. Takapala lang naman mo kayan eh. Alam mo, Tala, matagal-tagal na rin akong punding-pundi dyan sa mga arte mo eh. Sumigi ka na dyan sa racket mo at hindi ka namin pakikialaman. Pero wag na wag mo kaming idadamay dyan sa klase ng pamumuhay mo. Dahil gusto pa rin naman naming maging marangal sa harapan ng tao at lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Kung di ka titigil, ako uupak sa'yo, ha? Pa! Gusto mo makita ang pictures namin sa shooting? Ay, sige, patingin. Ay, di ba si Pacquiao meron yan? Sandali. Nako. Ikaw nga. Si Mr. Wong. Ang laki-laki ng ermita. Dito pa tayo magkikita sa loob ng labas. Natatandaan bang mukhang ito? Eh, paano naman kita hindi maaalala, sinaksak mo ako. Kaya bago kita balasahin, ha, lumipat ka na sa sakyan mo. Baka uminit pa ulo ko eh. Oo, pare, ang lakas ng dating mo. Baka hindi mo alam yung nasa likod mo, mga kasama ko. Pati ito? Si pala oh. Kasama mo? Ah! Oh.
Okay, may pera na ako. Nabuli na si Patroy. Pera. Ano? Bibigyan kita. Nasaan? Pera. Ito. Akin ito? Oo. Ha? Mabait ka naman pala eh. Ako rin, pagod na talaga ako. Monique. Huwag mo kaming tatakutin. Ipapupulis ka namin. Ben? Bakit ganyan ang ayos mo? Ano nangyari? Kailangan kitang makausap, Monique. Sige na, Cleo. Susunod na ako. Kakausapin ko lang siya, ha? Eh, bakit naman gabing-gabi? Hindi pa pwedeng bukas na lang? Kaibigan ko si Ben. Siya yung nagligtas sa akin noon. Sige na. Mag-uusap lang kami dun sa pansitirya sa kanto. Sige, mag-iingat kayo, ha? Oo. Halika, Ben. Dun tayo mag-usap. Yung restaurant na pinagtatrabahuan mo, may naiwan ka bang address? Kahit sa bago kong pinagtatrabahuan, hindi ko binigay ang tunay na address ng boarding house. Dobleng ingat ang kailangan. Disitito ang magkamang yung patayin ka. Ayaw nila na may kahati sa kayamanin na mami mo. Hindi na nakapagtatakang gawin ng mag-ama yun. Pero ang mami, bakit siya ganun? Bakit nung pagtangkaan ako ni Charles Mundo ay... Walang niya! Mama! Mami! 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 Ma! Antitos Mundo! Antitos Mundo! Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ma! Gusto niya akong pagsamantalan! Pinagtaka niya ako, ma! Pinagtaka niya ako! Napakawalang hiya mong anak! Alam kong noong pakontra ka na sa pag-aasawa ko, ma. Oo, mahal mo na matay mong ama. Pero kailangan bang mag-invento ng ganitong klaseng kasinungalingan para siraan ang isang disenteng tao tulad ni Osmundo? Ang disenteng tao pinagsasabi niyo, ma? Ma, hindi ako nag-iimbento. Pinasok niya ako sa kwarto. Gusto niya akong gasahin. Gusto na! Kung nagtangka sa'yo si Osmundo, iisa lang ang dahilan. Inakit mo siya. Hindi ba kayo nakikinig sa akin? Buksan niyo ang tenga niyo! Itilatin niyo ang mga bata ninyo para makita ninyo ang mga nangyayari dito sa asyenda! Ma, mahal na mahal kita, ma, mahal na mahal kita. Kaya ayoko may masamang mangyari sa'yo o sa ating dalawa. Hindi na niya ako pinaniwalaan. Gumawa pa siya ng kasinungalingan para pagtakpan ang mahal niyang asawa. Tuko niya ako. Bakit pinaliwala niya ang panganib ko kay Chos Mundo? Paano kung hindi ikaw nautusang patayin ako? Marunong ang Diyos. Alam niyang napakalaki ng utang na loob ko. Sa namatay mong daddy. Wala akong kapera-pera noon nang ma-hospital ang nanay. Nang mamatay ang inay, siya ang nagpalibing. Saan ka magtatago ngayon, Ben? Hindi lang akong gusto nilang iligpit. Pati ikaw. Kaya kong ingatan ang sarili ko. Ikaw ang magtago kina Gilbert. Hindi titigil ang mga yun. Lalo na ngayon naalaman nilang buhay ka pa. O sige, maayos na yan. Are! O bakit? Tusok ako eh. Ikaw naman, huwag mong pahalatang hindi mo alam yung trabaho mo. Eh, totoo naman eh. Huwag kang ingay. Yung isa doon, no, kanina pa nakatingin sa'yo. Saan? Yun sa dulo. Bukas na absent ako dito. Oh, bakit? May shooting ako. Oh. Alam mo kung saan? Saan? Sa beach. Talaga? Oo, tapos di mo dadala nila ako ng bikini, Day! Bakit? Sino mang bibikini? Ako! Pagkakataon ko nang ipakita sa buong mundo. Miss, pwede bang magtanong? Ano ho yun? Kapatid ka ba ni Monique? Yung sikat na singer na namatay?
Hindi. Paano siya magiging kapatid ni Monique? Ay, ang pangit-pangit nun. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Hoy, mas maganda naman yata si Monique, ano? Kaysa dyan sa katabi mo. Taray! Ito siya, okay siya. Uy, pakilala ko. Sabi naman niya, kamukha mo lang. Eh di kamukha mo lang, huwag ka nang maingay. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa. Good evening, Mrs. Fishboy. Hi. 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 Hindi mo nabibili. Alam mo, mukhang masarap yung fishball. Nagugutom na ako eh. Pwede tayo. Ano mo, dili ka na. Dali ako. O Manang, kami na. Manang, 2 piso nga. Pengin pang tusok. Ako mo. Ako tutusok. Thank you. Excuse me. Thank you. Ayan. Gusto ko yung malulutong, Manang. Ako rin. Okay, thank you. Thank you. Ano, Leng? Kumusta racket natin? Alam mo, hindi ka dapat nagtsatsaga dyan sa bari-bari. Dumikit ka lang sa akin. Aayusin ko buhay mo. Kasi, sayang ka eh. Alam mo, sa dating mong yan, dapat ang binibilang mo, yen at dolyar. Di ba? Ito, nakita mo to? Ha? Tunay yan. Isasabit ko ito sa leeg mo. Pumayag ka lang. Huwag mo nga ako igaya sa ibang babae dyan. Okay. Hindi kita mamadaliin. Pero, pag nagka-problema ka, o sumabi ka kaya, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa'yo. Gago! Ang sakit-sakit ng katawan ko. Ano kasing pinagagagawa mo doon? Sandali lang. Huwag kayo mabibigla, ah. Dang. Ako nga pala si Cardin. Taga-Ermita. Togos ko lang sana kunin yung pinatago ko sa'yo. Ano daw? May gusto raw siyang kunin na ipinatago sa'yo. Pwedeng nakalimutan na lang kasi hindi ka agad ako naka-rest back eh. Yung pepakas na itinago ko sa bag mo. Pitaka raw. Ikaw ba may-ari ng pitaka? Ako nga. Kasi may mahabol sa akin eh. Togos akong bakalan. Kaya medyo ang ginawa ko, ilagay ko sa bag mo yung pepakans. Kaya kung pwede sana, akin na yung tepakan. Ah, yun ba? Sandali, kukunin ko lang sa loob. Teka, bilis-bilis mo nang maniwala. Hoy, mister, may mga papeles at ID ang wallet na yon. Bigyan mo nga ako ng ebidensya talagang ikaw ang may-ari. Ikaw masyado kong pakialamere. Hindi ikaw ang kausap ko. Siya. Huwag mo nga kaming paikutin. Hindi namin pinag-iinteresan ang wallet o ang laman nun. Andon, walang bawas kahit isang pera. Pero may suspecha kami na nakaw yon. At ipinasa lang sa bag ng kaibigan ko. Ang gusto naming mangyari, mapunta yun sa tunay na may-ari. O kaya, ibibigay na lang namin sa ampunan. Nosy ka ba, ha? Masyado kang hassle, ah. Kailangan ko yung pizza na yun. Yung nanay ko nasa ospital. Kailangan ko bumili ng gamot. Naitindihan mo? Talaga? Alam mo, maganda yan. Napanood ko na yan, eh. Pero mas maganda, bumalik ka na lang dito pag may ID ka na. Kala mo matatakot mo sa tulak-tulak ng gate? Ha? Balik ka na, tama na yan. Sa mga ganyan, hoy! Sige, tawagin si Johnny. Yung si Johnny Bugaw, lamang loob ng ermita yan. Amoy pa lang ng babae dito. Dikit mata niya sasabihin ko ng pangalan.
Boss, natatawag niyo raw ako. Johnny, may pagkagawa ko sa'yo. Kailangan kong pangamoy mo. Sa likod ng mga kamay mo, pati mga bata ako, tinalo mo. Galing. Natagpuan ko rin ang lalaking kasing tarantado kung kumana. Natawa pa. Mag-asawang sampal yun, ha? Kailan tayo kinasal? Anong tawag mo dyan? Eh, di break na tayo. Iba rin ang demonyong to. Kaya nauubos sa mga turista sa Maynila ay dahil sa mga katulad mo. Hoy! Anong gulong nangyari dito? Ha? Sir, sir. Sandali. Kasama mo ito? Sandali. Ha? Itong dalawang loko-loko, dinukutan yung turista. Ayun o, ayun ang puti. Hey! This is your wallet, right? Yes, that's my wallet. He's right, officer. That's my wallet. Dali nyo. Ikulong nyo. Kung walang pampiyansa, bulukin nyo sa bilibid. Pasensya ka na. Nabitin yung halimun natin. Dumating yung mga gwardiya sibil. Ano pangalan mo? Carding. Hahanapin kita. Hihintayin kita. Baka sakaling matuloy na halimun natin. Tama na. Hindi na. Mabuti pa siguro umuwi ka na sa bahay. Di ba magkasama tayo? Umuwi ka na. Susunod na lang ako. At saka, i-deliver ko pa itong mga bulaklak na natitira eh. Uwi ka kaagad. Oo. Kung sa dating mo yan, dapat ang binibilang mo, yen at tulyar. Pero, pag nagka-problema ka, nandito lang si Pato. Handang tumulong sa'yo. Hindi ko totoo yan. Sige, tanip na yung mga dog. Parang kita dyan eh. Boy, sino kailangan mo? Nahanap ko po si Kuya Carding. Carding? Carding Ermita? Oo. Ayun, nakakulong. Lahat ano kailangan sa kanya? May dalawa akong pera para humahil na ba siya. O, sige. Hoy, Carding, may bisita ka. O, sige, pasok na. Salamat, Ro. Ba't nandito ka? Oh, padali ni Ate Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Ewan ko. Basta nung dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Carding, may suot siyang kwintas. Ang ganda. Ganyang kalaki, oh. Bakit mo nagawain, ha? Bakit sinira aming buhay mo? Hindi mo ba inisip ang pinangaral ko sa'yo? Kuya, nagawa ko yan dahil sana ayaw kitang maipit sa bilanguan eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi yun ang sapat na dahilan para sirain mo yung buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga bitring yan. Ha, ano ngayon ang pagkatao mo? Ha? Isa ka lang sa mga inayopak na yun. Hindi ba ka pinipiliin ako sa'yo? Huwag ka lalapit kay Pando. Ha? Hindi ba ako pinakigyan? Kuya, dahil ayaw kitang makulong. Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo. Kawawa naman sila!
kaya kung ginawa yun, kuya. Simag! Ding, tawagin mo si Aling Desta manghihilot, ha? Patingnan mo si Loling. Magdilay sa ka ng pera para sa doktor. Ding, siya, magdilay sa ka! May asikasuhin lang ako. Split tayo. Sunahin lahat ang bawat sulok ng bahay. Dalian nyo! Ano yan? Pasensya na ho kayo. Makikitago lang ho. May humahabol ho kasi sa akin eh. Papatayin ho ako. Aray ko, ma. Aray ko, masama nyo, ma. May sakit ho ba siya? Bakit ho sa duguan? Eh, oko. Baka ho may maitutulong ako. Aray ko, ma. Meron ba pumasok na babae dito? Wala akong nakita. Meron ba? Wala. Nasa kwarto. Sige. Meron sa likod. Wala dito eh. Wala din dun eh. Wala. Liga na. Liga na. Tara. Hello. Oh. Sige. Hello pa. Bakit? Tita Beatrice? Kailangan dalhin sa ospital? Sige pa, susunod na ako. Ikaw? Hindi ba ikaw yung... Anong ginagawa mo dito? Aksidente pagkakapasok ko dito. Kasi... Namumutla ka na, kailangan dalhin ka sa ospital. Saan ang pinakamalapit sa ospital dito? Metro Doctors. Doon mo na siya dalhin. Kukunin ko yung wallet at susunod ko na sa inyo doon. Kakailanganin mo ng pera. Huwag kayo alis dito, ha? Papa, ha? Opo. Kuya. Kailangan na po siyang i-admit. Kaya makipag-ayos na po kayo doon sa admission. Doon po sa kanan. Ah.
Miss, kailangan ko na isang kwarto. Nasa emergency room na yung pasyente. Kailangan daw ng kwarto. Pakibilisan lang ako. Wala pa kayong Tagalog. Puro kayo English eh. Paano ko maintindihan yan? Mamaya, madimanda pa ako dyan eh. Ang mabuti pa, tanongin na lang kung gusto nyo malaman. Nasasabihin ko na lang sa inyo. Nurse, kailangan ko na isang suite para sa misis ko. Anong ginagawa nitong tarantadong to dito? Di ba nakakulong ka? Paano ka naklabas? Pa, ingatan mo ang pitaka mo at baka sungkitin nito. Wala pa ba yung kwarto, miss? Magde-deposito kayo ng 2,500. Mamaya na yung deposito. Unahin niyo muna yung pasyente. Maubusan na ng tugo yun eh. Ano ba kayo? Naghihintay na yung doktor doon eh. Kailangan ko yung kwarto. Sorry ho. Talagang regulasyon ng ospital eh. Katarantado ang regulasyon yan. Unahin muna yung tao bago pera. Hoy, tumabi ka muna kung wala kang pera. Nang i-istorbo ka eh. Tabi-tabi eh. Napupundi na ako sa'yo ah. Tama na. Bibigyan niyo ba ako ng kwarto? Hindi. Oo nga naman. Dapat ka talagang bigyan. Ang dapat sa'yo, sa PGH, para libre. Sandali na lang. Nasa nung lalaki may dala sa kanya? Nasa admission section po siya. Kumusta na ho siya? Kailangan ko talaga matingnan siya eh. Pero hindi pa ho kasi bumabalik yung lalaki nagdala sa kanya. Thank you. Miss, excuse me. Dumating na ba yung mamang naka-chalekong leather tsaka itim na sombrero? Nakakuha na ba siya ng kwarto? Kasi hinihintay niya ako eh, dala ko yung pambayad sa ospital. Hindi pa, miss. Ayun, oh. Patatagal mo. Hanggang ngayon, si Lola nasa emergency room pa. Hoy, huwag ka magagalit at huwag mo akong sisigawan, ha? Kinagawa lang kita ng pabor, ikaw pagalit. O yan ang wallet mo, walang bawas. Sandali. Sandali lang. Hindi naman ako nagagalit sa'yo, eh. Naaasar lang ako sa ospital na to. Mas importante pa yung pera sa tao, eh. Mamamatay na yung tao, ha? Napaka-bandiposto. Sinisigaw ka na naman. Hindi. Umiisip lang ako ng paraan kung paano kita pa sasalamatan. Sige na, bilis na. Bayaran mo na yung kwarto. Pa? Bakit ipinasok pa natin siya sa ospital? Papatayin din lang. Palabas. Konting puhunan. Sa malaking tubo. Hindi dapat magduda ang kanyang mga amig at kamag-anak. Mas magandang tingnan. Kung malalagutan siya na inaasikaso ng mga espesyalista sa isang respetadong ospital. Eh kung mapagaling siya ng mga doktor? Lasunin ulit. Kailangan niyang makatulog ng mahaba-haba. Sabi naman ng doktor, ligtas na ang kapatid mo eh. Hindi ko kapatid si Loleng. Isa sa mga batang inaalagaan ko. Maraming salamat dun sa pitaka. Naistorbo ka pa. Huwag kang magagalit ha. Alam ko hindi naman sa'yo yung pitakang yun eh. Kanino ba yun? Napiti ko lang sa isang mama. Wala akong magagawa eh. Doon ko kinukuha yung pinususuporta ko sa limang batang inaalagaan ko. Pangangatok ng stereo ng kotse. Pandurukot. Ganun ka ba? Oo. Self-employed ako eh. Ano nga ba pangalan mo ulit? Tid na. Ako naman si Carding. Carding Ermita. Datandans mo pa. Oo. Mas bagay nga sa'yo yung buhok na nakapamada kesa dyan sa ayos mo ngayon. Carding, sa nangyari kay Loleng, kailangan niya ng tunay na pangangalaga at pangunawa. Magiging malaking marka yan sa mura niyang kaisipan. Sige, ah. Papasalamat ako sa binibigay mong oras kay Loleng, ha. Sa pagdala mo sa kanya, alam mo ngayon lang nagkaroon ng kaibigan babae yan, eh.
naawa ko sa kanya eh. Kung bakit ba parang may tumutulak sa akin na bisitahin siya at alamin kung ano ng kalagayan niya. Kailangan niya ng moral support dahil sa malungkot na pangyayari sa buhay niya. Teka, teka! Sila Gilbert! Sila humahabol sa akin! Gusto nila akong patayan! Huwag mo kayo iiwan! Di ba si Monique yan? Yan yung mga nakakatalo ko eh! Halik, halik ka na! Teka, teka, teka! Huwag, sasabi tayo! Tumi! Ikutin ko doon para sigurado. Sige. Kayong mapupuntahan pa yung sinasabi mong honeymoon. Ngayon natin itutuloy. Teka muna, bakit saka nakatutukoy baril mo? Di ba ito gusto nyo patayin? Ba't ba't ako dadamay nyo? Ulan niya ka! Ibig mo sabihin hindi mo ako pagtatanggol sa mga hayop na yan? Bakit naman kita yung pagtatanggol? Hindi naman kita kaano-ano. Wala naman tayong relasyon. Ba't ako magpapakamatay? Ay, kakapay mo! Dapat ikaw natin nalang wallet mo! Wala tayong magagawa. Baril yan eh. Patay ako dyan. Sige, tirahin nyo na. Eh, kayo naman masyado kayo ko. Pabitin mo nyo ako. Tama nyo. Mata. Marami ka pang kakainin. Happy honeymoon. Matagal-tagal niyo rin ako niloko ni Ben Monique. At pati mga diary na pasakay ninyong ikaw yung natagpuan sa may gilid ng ilog Pasig. Nawasak ang mukha at di makilala. Ang galing ng drama ninyong dalawa! Mabuti na lang at mayroong isang Ben na marunong matakot sa Diyos at hindi nagpasaklaw sa kademonyohan ninyong mag-ama. Maaring makontrol ninyo ang pag-iisip ng mami ko. Paikutin siya sa pagkukunwari at pagsisinungaling ninyo. Pero hanggat nabubuhay ako, Gilbert, hinding-hindi ninyo makukuha ang kayamanan ang pinag-iinteresan ninyo! Sinong may sabi sa iyong buhay ka pa? Monique, patay ka na! Nakadikit na sa lupa ang abo ng katawan mo! Yan ang paniniwala ng mga kaibigan mo at ng mga dyaryo. At yan ang gagawin ko sa'yo. Papatayin kita. Ngayon din. At walang makakaalam. Pero bubuhayin kita muli kung susundin mo ang dalawang bagay na hihilingin ko sa'yo. Isa, pakasalan mo ako. Dalawa, pipirma ka sa mga dokumento magsasalin ang lahat ng mga kayamanan mo sa pangalan ko. Gawin mo yon at bubuhayin kita muli. Hindi! Kahit kailan hindi mangyayari yan. Tama na ang isang malaking pagkakamali ng mami ko.
tama na rin ang wasakin yung buhay niya. At walang kwenta na rin kahit patayin mo man ako, Gilbert, dahil mawala man ako. Meron pa rin tayong batas na upusig sa inyong mag-ama. Nag-iwan ako ng isang salaysay at pagtatapat sa aking abogado na kung sakaling mapatay ako, kayong mag-ama ang dapat managot! Wala kayong ligtas, Gilbert? Wala! Hindi dapat mangyari ito ngunit tinanggap ko lang ang pag-ibig ko. Dalawang oras lang ibibigay ko siyo para mag-isip. Pagkatapos nun, tuloyin ka nang mamamatay. Dandan! Dandan! Talaga nga naman pag binibenas ko. Katakot-takot ako malasan na naman to ha. Isipin mo, dahil ko ba tinamaan ang bomba sa Iraq ha? Eh sino ba yung tignang yan? Bakit pumayag kang pumasok sa problema niya? Tignan mo, nagmukhang chicharong bulaklak tuloy mukha mo. Kuya Karding, bakit nabugbog ka na naman? Naunahan ako. Tsaka paano ko siya hindi tutulungan? Siya ang nagdala ng pitaka na pinambayag ko sa ospital. Yung para kay Loleng. Eh sino ba talaga yan? Hindi ko nga alam eh. Alam mo, ang pinagtataka ko kung bakit siya hinahabol ng mga Iraki na yun. Iraki? Oo, yung pangkati sa dam. Tsaka alam mo, tuwing magkikita kami ng mga yun ha, gustong-gusto nila akong sinasaktan. Pinagpa-practice na yata ako eh. Mga walang yan yun, kapag nagkita kami ulit ha, lilip-silipin ko sila. Unang masok at talo. Sigurado, talo ka. Eh, puro sibuyas ang kinakain ng mga yun eh. Ulul. Mama, sandali. Bakit? Gusto ko makausap si Gilbert. Sasabihin ko sa kanyang pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Dalhin mo ko sa kanya ngayon din. Nita niya sagot ko. Walang stera na. Don. May kabuntot ka na namang kamalasan, ha? Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinikpikang manok. Karding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan ka tuloy ng grupo ni na Gilbert. Tsaka nagmukha kang pinikpikan. Ano ba yun? At tsaka humihingi nga pala ako ng dispensa dun sa maling akala ko na hindi mo man lang ako poprotektahan sa kanila. Wala yun. Nagulpi na ako, eh. Pwede bang makituloy? Malamig dito sa labas, eh. Sige, pasok. Mga bata, tulog na? Oo, kanina pa. Bakit marami kang litrato niyan? Ayan. Dati kong siyota, ayan. Ano ka mo? Dati kong siyota. Yan si Monique. Mahal na mahal ko yan. Napakagaling kumanta. Sumikat. Nagkaroon na napakaraming pera. Ayun. Lumaki ang ulo. Kaya, iniwan ko na. Ah, ganun ba? Sayang naman. Alam mo kasi, napakaraming babae rito sa mundo. Marami naghihintay sa akin. Naubo ka yata.
Ah, libag. Kaututang dila ni Karding. Ano? Ah, libag. Kaututang dila ni Karding. Ba't nga pala napunta rito? Tumakas ako kay Gilbert Karding dahil siguradong papatayin na niya ako. Eh, wala akong alam na ibang mapagtataguan. Kaya kung di sana kalabisan sa inyo, dito muna ako kung pwede. Namumuro na ako eh. Isang bunot na lang naman ngayon. Pupusoy na ako. Eh, ano pa magagawa ko? Nandito ka na eh. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Bigla na lang bubulagay mo ngayon. Di ba, libag? Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Ano sa tingin mo? Ayokong tingnan. Tarantado ko, umalis ka sa harap mo. Ayokong itong kausap. Alis! Alis! Naintindihan mo ba ako, Digna? Hindi nila alam ang lugar na ito. Halika rito. Sumiksi ka nila sa mga bata. Anong sinabi sa'yo ng sardinas? Huh? Kamukha siya ni Monique. Tingin mo yung retrato. Abay, kundi lang patay na si Monique eh. Ano? Huh? Ang sabi mo? Hindi patay si Monique ha? Para sa akin buhay siya. Sa uwi ko kung pa rin ha? Saksakan ang katayin eh. O tika-tika, bakit? Ibig mo sabihin, pangit ako. Ikaw ang may sabi niyan. Naku, panibago na naman yan. Sino yan? Sino yan? Sino ka? Karding, siya si Ben, kaibigan ko. Tinawagan ko siya para sumunod sa akin dito. Meron akong gustong malaman sa kanya eh. PLB. Sige, pasok. Sa wakas, napusoy ko na rin tarantadong ding na yan. At ngayon, kausap niya si Monique. Mabuti tinawagan mo ako. Kailangan umalis ka na ng Maynila ngayon. Nanggaling ako sa probinsya ko. At sinabi ko sa katiwala ko, na kung sakali makumbinsi kita umuwi ron, ay bigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Ito ang address. San to? Barrio Putol, Barangay Santa Cruz, Las Baños. Iiwan ko sa yung jeep. Andiyan sa labas. Hindi na ako magtatagal. Salamat. Mag-iingat ka sana. Ben, salamat ha. Makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo balang araw. Salamat. Matagal mo rin ako tinarantado, Ben. Tama ang papa. Ikaw ang nagtago kay Monique. Ikaw rin ang naging dahilan para makita siya. Wala siya dito, Gilbert! At hindi mo siya makukuha! Ano yun? Si Ben yun! Pumirit ka pa, hayop ka! Sinasabi ko na nga, Ben! Hindi mo lang kabuntot! Nakabulo pa ka malata! Patay na si Ben! Ikaw na ang gusto! Ngayon! Lalabas ka ba niyan? O gusto mong tagtarin pa kita ng bala? Dali lang, mo sila lang sa sigal, ha? Oo! Sabihin sila tayo magkita! Oo! Sino? Please! Pinikpika na naman ang tatay ko nito. Sorry, kadi talaga. Tara na! Digna, bilisan mo naman. Tinutubuan na ako ng ugat dito eh. Oo, sandali na lang. Pinagbili ni Ben na darating ka rito.
Ito raw magandang dahilan para makaganti siya ng utang na loob sa iyong mga magulang. Sayang at napatay pala siya. Opo. Ituloy mo lang parang siya ang bahay na ito. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Salamat ho, pero mangangailangan ho kami ng mga damit. At saka ho... Pera. Kahit na anong kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Yun ang bili ni Ben. At bilang katiwala niya rito, nakahanda ako sa anumang ipag-uutos mo. Salamat ho. Para na, dyan ang stop eh. Okay. Oops. Isa lang. Okay. Berteng! Dito na kami! Woo! Berteng! Woo! Uy! Ano? Ha? Uy! Ano? Ha? Gusto ka pa rin ba? Ha? Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Hika, alingan ito, hika. Ano, ha? Ma! Ano, ha? Hika ka pa rin ba? Namapakinabangan ka naman pala, tol eh. Siyempre, pati nga yung driver ng kalabaw, binigyan ko ng cheque. Ayos lang yun, tumatalbog naman yun eh. O, mga bata. May sasabihin sa inyo si Ate Digna nyo, ha? Makinig kayo mabuti. O, ilibag! Alam kong lahat kayo ay nagtataka kung bakit biglang-bigla nandito tayo sa liblib na lugar na ito. Ang dahilan ay ako. Yung barilang nangyari kagabi, dahil sa akin yun. Kasi may mga taong gustong patayin ako eh. Sa madaling salita, nadamay ko kayong lahat sa problema ko. Siguro nga tama ang Kuya Carding ninyo. Hindi ko lang kabuntot ang problema. Kakambal ko pa. Eh, ayoko naman ang dahil sa akin eh. Magulong lahat ang buhay ninyo. Kaya hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo akong iwan dito. Ako na lang ang magtatago kasi problema ko naman to eh. Ano sa palagay mo, Carding? Hindi ako mapalagay. Ikaw, Libag, ano sa tingin mo? Ayoko pa rin tingnan. Tarantadong ibig ko sabihin, dadamahin mati si Digna, hindi. Papapatayin ko sa mata mo to. Dadamahin yun. Masyado kong pilosopo. Leng? Okay sa'yo? Mabait siya, Kuya Carding. Tinulungan niya tayo. Sasamahan ko siya. Ikaw, Tambok, okay ba sa'yo? Masarap dito, Kuya Carding. Sariwa ang hangin. Sasama na ako sa kanya. Ako rin, Kuya Carding. Dito na lang. Ikaw naman, Peck. Sasama na lang ako sa kanya. Ikaw naman, Higgs. Marunong ka magluto ng pastet adobo? Ano? Oo, hindi lang yon. Marami pang iba. Tox, ikaw naman. Kuya Carding, nahihi ako. Pali ka lang muna. Ako na. Hoy, kayo ha? Yung mga binitawan ng salita. Ako ha? Ano ba sa palagay nyo? Tama ba yun? Huwag kang magsasalita! Huwag kang gagalaw! Ganyan ka lang. Sumama sa kanila, masarap ang tubig. Sarap! Alam mo, Loleng, lahat ng tao ay dumadaan sa kung ano-anong pagsubok sa buhay. Kadalasan ang mga ito'y masakit. Mapte. At nakakapanupaypay. Diba? Pero alam mo, ang tao,
marunong din humarap at lumaban sa kahit na anong problema. Tulad mo ngayon, may iniisip ka. Gumugulo sa isip mo. Ang gusto ko, huwag kang patatalo. Umaban ka, Loling. Tawanan mo lang ang problema mo. Kaya mo yan. Smile naman. Konti pa. Tamo, ang ganda-ganda mo pag nakasmile ka. Yan. Umaban ka. Yun! Sige! Yan! Yan! Uy! Tumba mo! Tumba mo! Ano ba? Tama na! Yan. Tama na yan! Tama na yan! Ano ba? Awat na! Awat na! Tama na! Ano kayo naman, Loling? Kanina ka pa nandyan, hindi mo sinabihan tong mga bata. Eh, nakita mo lang papatayan, ha? Eh, turo ni Tio Carding yan, eh. Kung hindi lang magkasundo kung sino ang tama, eh, daanin nila doon sa buntalan. Ikaw naman, isa ka pa, tanda-tanda mo na utak, tungaw ka pa rin. Pati mo lang sabihan itong mga to. Aawatin ko, di ako naman nanilintik ang kay Carding. Tama yan. Practice to practice para tabigas yung buto. Para di maloloko. Ah, ganun. Eh kung si Loling ang hindi makasundo, ibig mo sabihin kahit maliit, papatulan niya? Ba't lahat naman maloloko kasi laki niya? Ha? O baka ganito ibig mo sabihin, ha? Kapag malaki ang kalaban, tatakbuhan mo. Hindi mo papalagan. Alam mo, sa panahon ngayon, ha? Malaki ang maliit, kailangan palagan mo. Pag di ka pumalag, ikaw kakanain nun. Kala, nagsasalita ka na naman, hindi ko naiintindihan. Alam mo, nakakilabot yung takbo ng utak mo, ha? Lalaki ang mga yan, balok pa pariniwala dahil dyan sa mali mong turo. Hoy, sa mga turo ko, ha? Kahit saan sila makarating, hindi sila maano. Oo, teka, basta na lang kayo susugod, hindi malang kayo naghugas ng kamay. Ayaan mo sila, para hindi kagad kapitan ng sakit, para masanin sa mikrobyo. Sige, kain. Walang kakain ang hindi naghugas ng kamay. Kain na kain! Sige! Nanginis ka ba? Oo, bakit? Ba't mo ako ininis? Inaagaw mo ako ng papel sa mga bata eh. Tinatanggalan mo ako ng karapatan. Kung ano na tinuturo mo, ba't ikaw ba nanay? Bakit ikaw ba tatay? Hindi kita inaagaw ng papel sa kanila. Gusto ko lang ituro sa kanila kung anong tama. Eh ikaw, anong karapatan mo ituro sa kanilang mali? Gusto mo pa yata lumaki yung mga yan na walang modo eh. Ngayon magkakasama na tayong lahat sa bahay na ito, gagawin natin kung anong tama. Pagkahugas ng kamay, magdadasal muna tayo ng pasasalamat. Naintindihan nyo? Naintindihan mo? Wala ako naintindihan. Limag! Tara! Ano pang ginagawa mo dyan? Maghuhugas ng kamay, tsaka magdadasal ng pasasalamat. Ulul, hindi bagay sa'yo. Sip-sip! Pwede ba kitang makausap? Pasensya ka na kanina. Doban din sa naman ang dating ko. Paminsan-minsan kasi basos ako eh. Isipin mo lang sana kung paano mabubura sa mga isipan nila yung mali. Tulad nung okay lang kumain ng nakaw. O hindi bali na kung lagi madumi ang katawan. Eh kung lilinisin natin, yung mga tao nagpermis sa kanila, sa amin. Unang-una, isa-isayin ko sa'yo, unang-una. Si Tambok, yung nanay niya nagkaroon ng kabit. Pinatigil siya sa pag-aaral. Pagkatapos, ginawa siyang alila. Binubog araw-araw. Tama ba yun? Pangalawa si Loling, yung nanay niya sumama sa hapon. Sa sakang. Iniwan na lang kung saan. Pangatlo, yan si Antok, kapapanganak pa lang ha, kapapanganak. Nabulot sa bakita, nabulot si Loling doon. Tao ba yun? Mga tao ba yun? Okay. Marumi ang mundo, malupit ang tao. Pero tinutulungan mo na rin lang sila. Lubos-lubosin mo na. Dahil na ako madudukot? Galing sa malisip, pakakain ko sa kanila? Kalokohan na malaki yun. Ewan ko. Siguro nga huli na para baguhin yung mga paniniwala mo sa buhay. Pero yung mga bata, Carding, hindi ako makakapayag na lumaki silang pareho mo. Palalakihin ko lalatoy latoy, may natuhod, para pagsamantala ng ibang tao? Eh si Loleng, hindi ba pinagsamantalahan yan dahil sa maling paniniwala na kahit ipagbilang sarili, kumita lang, okay na rin? Anong mangyayari dyan sa mga batang yan paglaki? Magiging mandurukot, magnanakaw, hold-upper, nagpapalaki ka ng mga kriminal? Tara!
Alam ko marami kasi kinato sa akin, pero wala akong pakialam doon. Sa may kling, paano na magkasama natin dito, ha? Marami na katutunan sa'yo. Yung mga bata, marami rin, eh. Alam mo, nakakainis man tanggapin, ha? Nakakainis tanggapin, eh. Pero, champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo, eh. Mahal na kita palagay ko, eh. Maging sino ko man. Sabi na natin, tignan nyo, bago kumain, magugas muna ng kamay. At humingi na pasasalamat sa taas. Ugas! Bilis, ugas na! Ba't tumatawa ka? Eh, nakakatawa ka eh. Ah, ganun. Oh, gago. Tutulog na kayo, hindi pa kayo nagugas ng mga panyo. Palibasa, hindi kayo naglalaban ng mga gamit nyo eh. Yung mga kumot na yan. Sige, baba! Baba! Ayo! Baba! Baba! O, Libag! 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 No! Ikaw, yung mga panel mo sa paa, nagtututong lalang ang pahugasan? Uugas ko lang kapon eh! Tropic na yan eh! Halika ko rito! Mag-uugas ka ng paa, mag-uugas mo na kita! Maliligo na! Sige! Sama kami mga bata! Ma'am, panalong-panalo na yung kudita mo rito ah. Marcelo ngayon. Eh, ikaw. Naghugas ka na ba ng paa mo? Eh ako, presidente ng union na itinayo mo rito eh. Bababa na ako. Maghugas na akong paa. Ah, Leng? Yung paa mo? Tapos na, Kuya Carding. Kanina pa. Ah, vice-presidente. Okay, boys! Uy! Alam mo ba, magmula nang makilala ka, damdamin ko ay di mapalagay. Puso ko'y may ka ba? Umiibig na ba? Alam mo ba, sa panaginip ko laging ikaw. Ano, Karding? Ibigay ko na ba? Karding! Parang pakit ang dating eh. Ako bibigyan ng lakbulak. Parang masisira ang pagkalalaki ko niyan eh. Dapat ako binibigyan ng bulaklak. Hindi, okay nga yun eh. Tsaka, dalawang bagay lang yan eh. Tanggapin niya, o kaya ibalibag sa mukha mo. Tarantado. Huwag nga ibigay! Hindi, gusto mo! Upahan kita! Minsan! Oy, tama na yan ha, tama na. Tigil! Kayong pabata, di ba naman maliposo na kayo? Tama na yan ha? Sobra naman kayo. O, ibang kanta naman, ha? Ibang kanta. Oh. Bulaklak para sa'yo. Ay, libang yeah! Bigay sa akin. Pinabibigay nung kaututang dila ko. Ayun, oh. Ah, si bandido. Eh, bakit hindi siya mismo mag-abot? Eh, baka raw maging ma-ishe pag siya nagbigay. Ah, ganun. Halika dito. Oh! Mga bata, mag-swimming na tayo sa ilo! Oh, sinabi kayo! Wow, sarang mag-swimming! Oh, ingat lang ha! Bye, titig na! Ano ba? Umakay tulad? Mais pala sa'yong nagbibigay ng malunggay, ano? Medyo eh. Bakit? Kasi do-bandids ka. Yung mga do-bandids, hindi marunong magbigay ng bulaklak sa babae. Hindi ho, ma'am. Salamat dito sa mga gulay mo. Ay! Ang lambot pala ng kamay mo. Parang bulak. Ah.
Pwede bang mahawakan ulit? Ayos na sana ang lahat kung di ka pumalpak kay Monique. Ngayon, kailangan mawala na siya. Kuya, si Hika sinusumpong na naman eh! Ano? Asan? Ayun na dun sa itaas! Bilis! Ayun oh! Hika! Asan? Kanina pa siya nahihirapang humingi. Dalhin niyo na kaya siya sa bayan. Ang init niyang taas ng lagnat. Ano ba nangyari? Eh, wala naman ako maintindihan. Tara sa ospital! Huwag kayo alis dito, ha? Oo. Aling Nena, kayo na kong bahala sa kanila. Oo, sige. Ibag, ha? Kailangang may nag-aalaga at sumusubaybay sa kanyang kalusugan. Kung maaari sana, ilagi siya sa malilinis na lugar. Malinis doon na lugar. Malabo yata yun, ha? Sana makatulong ako kay Hika, Kalding. Tsaka sa mga bata, gusto ko silang matulungan. Paano naman mangyayari yun? Pareho tayong tagutom. Kalding! Pupunta lang ako sa bayan sandali, may kakausapin lang akong kaibigan ko doon, ha? Teka! Sino kaibigan sa bayan? Basta. Teka muna! Di na baka ano na yan, ha? Uy! Diga. Uy! Salitang selos na yun, ha? Anong selos-selos? Hindi pwede sa akin yung selos-selos, gago! Maaliwala sa mukha ni Digna. Baka may boyfriend na. Ano sa tingin mo? Nakita ko na. Umiibig naman dito! Tarantado! Umiibig naman dito! Ah! Halika! Now tell me, ano ba talaga plano mo? What do you really want? Sit down! Ang gusto ko, lahat ng kikitain ng concert, idodonate natin sa Street Children. Pati ng komisyon mo. Ano? At saka alam mo naman ng Diyos, pag nagbalik ng perang dinonate sa charity, 10 times, 100-fold. Ikaw na nga bahala. Naku!
Ang malo! Thank you! Walang yao. Tumaas na naman ang bigas. Yan, 5 kilo yan. Buti may nabili ka pa. Pero, ito ang importante. Nagbalik yung shota ko, o ayan o, o, si Monique. Walang yung malu yan ah. Sino malu? Ah, best friend ko. Ah, kasi tagahanga rin Monique yan eh. Eh, nakipapustahan sa akin na buhay pa daw yan. Hindi importante yun. Yung nandito ang importante. Si Monique daw, magko-concert. Aba, manonood ako niyan. Ano, oo. Sama ka? Pagsilosan pa ako nun. Lawa na yun. Wala na yun, di ba? Nakilala ka pa kaya? Ako, hindi niya makikilala. Pag nakita ko nun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Luluhod para bumalik lang ako sa kanya. Pero may iba na ako mahal ngayon eh. Eh, ano naman na masama kung mahal mo at mahal ka rin? Napipikon na ako ah. Di ba sinabi ko sa'yo, ayoko ng babaeng mayaman at malaki ulo. At sinabi ko rin sa'yo, pag sinabi ko, ayoko na. Ayaw na niya talaga. Eh, ba't nagkakandara pa ka pang panoorin yan? Eh, meron naman kami pinagsamahan nun eh, kaya... Ba? Masyado ka naman silosa, balak mo kay Sauga. Makakuha ng kahoy. Malaking palaisipan ang pangyayaring ito, Miss Romero. Isang napakalaking issue para sa aming mga alagad ng batas at periodista. Ang pagsipot mo rito ng buhay. Mahabang kwento ho, Kapitan, pero gusto ko na ho sanang sabihin sa inyo ang tunay na sinadya ko dito. Gusto ko hong humingi ng proteksyon. Magkakaroon ho ako ng concert sa mga darating na araw. At sa madaling salita ho, ilalantad ko na sa publiko ang sikretong buhay pa ako. Meron hong mga taong gusto kong makitang patay eh. Miss Monique, maaari mo na ipagpatuloy ang gagawin mo sa loob. At ipanatag mo ang iyong kalooban. Magbabantay ang mga bata ko rito sa labas at saka sa backdoor. At may magmamanman din sa'yo sa loob. Maraming salamat ho, Kapitan. Napakalaking bagay po nito. Sige, ma'am. Alika na. Mga bata! Come on. Matandaming pulis dito. Oo nga, no? Sigurado nakahingihan ng proteksyon sa mga otoridad. Matinik din talaga yung babaeng yan. Akalain mong maunahan tayo sa kilos natin. Gilbert, meron akong isang taong dapat mong makilala. Eksperto siya sa ganitong klaseng pagkakataon. Sige. Ngayon, pagkatapos ng kanta ko, di ba magkakaroon ako ng spiel? Sasabihin ko yung purpose ng concert na ito. Tapos doon ko na rin papakilala yung mga street children. Tapos kakanta na sila. Uunahin mo pa yung mga bata yan. Eh dapat ang pinag-uusapan natin na yung mga... Malu, kung walang kanta yung mga bata, wala tayong show. Ngayon, mag-iensayo na sila. Ate Monique, miss, miss na sila. Ipaalis na sila. Ano ba gagawin? Sigurado ba kayong wala kayong sinasabi tungkol sa sikreto natin? Wala, ate Monique. Wala talaga, ate Monique. Wala. I'm sorry. Sinabi ko naman yung sasabihin niyo, Monique. Ito, pamang na to. Shhh! Paalis na sila eh. Ayun, paalis na sila eh. Wow! Ganda lalaki mo, Kating. Mukha kay Buburol. Eh, ikaw mukha kang mga hunting na bakla. Ano ba ang mas maganda? Nakapaloob o... Abay, saan ba lakad? Nakalimutan mo na? Ngayon ang concert ni Monique. Aba, kailangan ano maata kami ro. Dahil baka maubusa kami ng upuan. Pagpasensya niyo na at wala kami pere, ha? Kaya kami na lang. Mahal yung ticket, ha? O di sige, umalis na kayo. Sige na. Sige na. Wala man lang ingat. Tara, ikaw na, mag-bisyo tayo. Dali! Wala na, bilis. Thank you.
Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Is she an illusion or is she for real? May I bring to you, so you can judge for yourselves, the incomparable, inimitable Miss Monique Romero. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang katatapos ko lang pong awitin ay buong puso kong inihahandog sa inyong lahat na nagkaisang tumangkilik sa makabuluhang konsyertong ito.
Alam niyo naman po na ang lahat ng ito ay para sa mga batang lansangan na matagal na hong nangangailangan ng kalinga, pagmamahal, at bubong na masisilungan. At nais ko rin po palang ihandog ang inawit ko kay Carding na dati ko raw hong siyota. Carding, maraming salamat sa lahat ng ginawa mong pagtulong sa akin. Mga kaibigan, sa inyo pong lahat ay gusto kong ipakilala ang ilan sa mga batang matutulungan ng inyong pagdalo ngayong gabi. Magpapasalamat po sila sa inyo sa pamamagitan ng isang awit. Ladies and gentlemen, would you please give a big hand to the Six Angels? Dali na yan. Miss! Miss! Please! Doktora! Bakit? Anong nangyari sa bata? Tinamaan ko ng bala sa braso. Higa niyo. Nurse? Antok? No, it's okay, baby. Konti na lang, ha? Konti na lang. Bakit ang hirap kiligpit ng babaeng yan? Magsalita kayo! Anong dapat natin gawin? Relax lang, Gilbert. Meron akong naisip. Ano? Ewan ko kung okay sa'yo to. Nakikita mo ba to? Tama ka, Joy. Nick. Boss. Umuwi ka na sa Pablo. Pagdating mo ron, tumalaga lang ako dun sa opisina ang nag-promote ang concert ni Monique. At sasabihin ko sa iyo kung anong dapat ilagay sa telegrama. Ah, mga bata, pinamili ko na kayo ng mga bihisan. Magpalit na kayo, ha? Okay? Opo. Doc! Tignan natin. Kumusta ho ang bata? It's okay now. Anyway, the policeman naman ang tama ng bala sa braso ng bata.
You don't have to worry about anything. Kaya? Ate Monique, tumawag nga pala si Malu yung manager mo. Importanteng tawagan mo raw siya. Excuse me. Hello? Hello, Malu. Oh, Monique, hi. Meron kasing dumating na telegrama dito sa opisina. Mukhang galing yata sa hasyenda nyo eh. Ah, baka galing sa mama ko. Pwedeng pakibasa na lang, please. Monique! Huwag kang mabibigla, ha? Kailangan mo na umuwi kagad. Namatay daw ang mama mo. What? Salamat, ha. Sige, umuwi ka na sa Maynila. Nagawa ninyo rito. Hindi kayo dapat nagbalik dito, ma'am. Nakatanggap po kasi ako ng telegrama eh. Ang mama ko raw ho, namatay na. Oo. Oo, ma'am. Patay na ho. Mahigit ng isang linggo. Mahigit ng isang linggo? Oo. Mahigit ng isang linggo? Eh bakit kayo nyo lang pinaalam sa akin? Hindi ko kasalanan, ma'am. At saka, ma'am, hindi ako nagpadala ng telegrama. Katiwala nga ako rito, pero hindi naman ako makaalis dito. Isasabihin ko sa inyo, ma'am, ang mama ninyo ay unti-unti nilaso ni Mang Osmundo. Oo, pero bilanggo ako rito. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Nilaso ni Osmundo ang mama ko. Sa palagay ko ho, yung mga ininiksyon sa kanyang nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. Saan siya nakalibing ngayon? Ay, naku, ma'am! Hindi ko alam! At nariyan ho si Sir Gilbert. Kahapon pa ho kayo naabangan. Dahil ho sa... Sige! Dalhin si Ma'am Monique. Kay Ninong at kay Gilbert. Anak ba? Bitawan niyo ako! Tumama ka na! Ba? Huh? Si Monique. Wala siya eh. Wala eh. Ate si Monique. Umalis siya eh. Kayong lahat ha, may kasalanan kayo sa akin ha. Bakit di ako pinaglolo ko? Pasikre-sikreto pa kayo? Matagal lang pala ako pinasasabog yung babae niyon. Nagmukha akong tanga. Kuya Karding, pinakausapan niya kami dahil gusto kanyang sorpresahin. Sorpresahin? Katarantado niyan? Kuya Karding, nagmamadali siyang umuwi sa asyenda nila eh. Dahil namatay daw yung mama niya. Umuwi sa probinsya? Namatay nanay niya? Oo, Kuya Karding, sa San Pablo. Kalokohan yun! Bakit siya umuwi doon? Pakalala at Gilbert yun ah! Mapapahamak siya roon! Diwag, may iwan ka rito ah! Kahit bisita ko sa babae niya, tutulungan ko pa rin. Dito lang kayo ah! Puro kayo problema. Alam mo, Monique, bago ko palang pinakasalan ng mami mo, ay nagkasundo na kami ni Gilbert. Naggagawin namin negosyo ang lahat. Pakakasalan ko si Beatrice dahil sa kanyang kwarta at ari-arian. Si Gilbert, pakakasalan ka dahil sa mga mamanahin mo. Tama yun, Monique. Wala kaming naging problema sa mami mo. Katunayan eh, malinis na tinanggap ang kanyang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak.
Pero sa'yo, Monique. Sa'yo. Tumambak ang lahat ng problema naming mag-ama. Hindi. Hindi kayo magtatagumpay sa kahayupan ninyong mag-ama. Habang buhay ako, at habang taglay ko ang matinukong isip, ay lalabanan ko kayo sa kahit na anong paraan. May Diyos ako, Gilbert, na masasandalan at matatawagan. At ang mga kampo ni Satanas na katulad ninyo ay walang kapanapanalo. Nasa ilalim ka ng paa ko, Monique. Wala kang lakas para magsalita ng ganyan. Magsabayan tayo! Dalhin si Monique sa taas! At ikulong! Pag kumilos ng masama, tumba! Kading, sabit ka lang sa operation na to. Kaya wala kang dapat gawin at hindi ka makigalam. Naintindihan mo? Eh, magmumukha akong tanga rito, Kapitan. Bigyan naman akong palabla. Sibilyan ka lang. Kaya wala kang pakialam. That's an order. Wala kayong kalaban-laban. Nandiyan ang mga pulis. Sumuko na kayo! Pumala! Sumuko na kayo! Paano ba gamitin ito? Basta kalabit mo! Tumutok yan! Tumoy sa baba! Kaya? Ako lang bahala rito. Ang huling parahan ng kabuhayan ko at huling parahan ng buhay ko. Ikaw ang gagawin kong pader. Aba, Gilbert, nangangalog din palang tuhod mo. Tumitiklop din palang buntot mo. Wow! Woo! Yes! Paligiran ka na ng mga para! Ano? Balot sa bakal ka na, gago! Ilaglag mo na yung babae niyan! Ano? Gago ka talaga! Ano? Bakli! Lalantan ako sa'yo! Alas ko ang babae ito! Kaya mabuti pa! Subibat ka na! Kung hindi, tutuloy ako na ito! Huwag mo ko pinagtatakot! Mahaba ang dala ko! Marami akong pala! Ano? Ang tagal naman! Tuluyan mo na yan! Pagod na ako eh! Para matapos na tayo, ano? Gago ka talaga, kapal mo! Bitiwan mo nga kapal ako na umupak dyan sa tarantadong yan! Sira ulo ka talaga, ha? Para tayo mo na pinagsasabi!
tamahan. Ang kapal talaga ng mukha mo, napakawalang iya mo. Sabi mo sa akin, ako kumama mo. Wala! Kiding, pinubukbuk ka na naman! Sige! Kiding, pag nakabukbuk ka na, ako bubukbuk sa'yo! Kiding, sismulaan ako niyan! Sige, sige, sige! Kiding! Kanina kasama ko, pero nandiyan lang yun. Kanina ko po ako kasi hinahanap, hindi ko makita. Kala ko kasama ninyo. Wala, hindi ko nakikita. Nasukol na namin sila lahat. At dadali na namin. Kung sakali may reklamo kang dapat gawin, makipagkita ka lang sa akin. Oho. Let's go, men. Salamat, ho. Digna. Ah, eh, Monique pala. Ate Monique, nahanap ka naming lahat. Gusto ka naming makita at makasama. Miss na miss ko na nga kayo. Alam nyo, miss na miss ko na talaga kayo, ha? Ah, si... Sinong naghatid sa inyo dito? Eh, sino pa? Eh, di yung kaututang dila ako. Ayun, oh. Salamat, Carding, na dinala mo yung mga bata dito. Natutuwa ako nandito ka rin. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Kasi pagkatapos ng lahat ng gulo, basta ka nalang nawala. Carding, salamat ha. Maraming salamat sa lahat-lahat. Tigilan mo na yung mga drama mo ha. Yung mga pagkukunwari mo. Yung mga palabas mo. Ang tagal mo rin akong pinasakaya. Ang sakit mo magbiro. Ginawa mo na akong gago. Ginawa mo pa akong tanga. Kulang na lang tapakan mo pagkatao ko eh. Hindi, Carding. Hindi ko inisip sa'yo yun. Kaya walang mahihita sa akin kinabukasan yung mga bata. Kaya ikaw na ang bahala sa kanila. Uli mo na. Eh, ikaw paano ka? Saan ka pupunta? Wala ka na ron. Hindi mo na problema yun. Sige. Carding!
May sinabi ka sa akin noon na nagmarka sa puso't isipan ko. Sabi mo, mahal mo ako. Maging sino man ako. Totoo ba yun o hindi? Aalis na ako. Karding, totoo ba yun o hindi? Karding, sinungaling ka kung di totoo yun. Sinungaling! Hindi ako tao sinungaling, ha? Kahit na bandido ako, kahit na mandurukot ako, meron ko sa salita. Nung sinabi ko sa iyo, mahal kita, totoo yun. Galing dito yun. Pero ngayon, wala na. Malabo na eh. Alam mo kung bakit? Masyado ka matas. Ako masyado mababa. Langit ka, lupa ako. Paano tayo mag-abot? Kung nasa itaas man ako, kaya kong bumaba. Para maabot mo. Mahal na rin kita, Karding. Maging mandurukot ka man. Maging do-bandits ka man. Totoo ba yan? Oo. Walang stir? Lawa. Paliwanag mo, hindi ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan.